sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagtirang sa timbos niyang bayan. Nagpupuri mga hinirang, masayang nagdiriwa. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, tulungan tayo magpatawad sa ating kapwa, at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang aming kalooban ay lagi mong hubugin sa pagganap ng mga mabubuting gawain, upang sa aming pagpupunyaging kamti ng iyong bigay, mapagsikapan naming sapitin ang pagkabuhay kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Matapos tumigil sa Antioquia ng kaunting panahon, si Pablo'y muling naglakbay. Ginaygay niya ang mga bayan sa lupain ng Galacia at Phrygia at pinatatag sa pananampalataya ang mga alagad. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alexandria. Mahusay siyang magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang binyag na nalalaman niya ay ang binyag ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at dooy ipinaliwanag na mabuti ang mga bagay na hindi pa niya alam tungkol sa daan ng Diyos. At nang ipasyan niyang tumawid sa Akaya, pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob. Sumulat sila sa mga kapatid doon na malugod nilang tanggapin si Apollos. Pagdating doon, malaki ang naitulong niya sa mga nananampalataya sa pamamagitan ng kagandang loob ng Diyos, sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha
pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y naghahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mula sa Ama si Kristo at naparito sa mundo nang sa langit dalhin tayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na naisumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat, galing pa sa iba't ibang mga lugar, iba-iba ang mga kadahilanan, kaya tayo nagparito. Ngunit tayong lahat ay dinala ni Jesus Nazareno dito. Tayong lahat ay narito sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno.
Alam ko tuwing Biyernes ay misa ng mga deboto. Ngunit dahil napansin ko po na pag Sabado naman, siguro yung umiiwas ng Biyernes, yung may mga pasok ng Biyernes, ito ang araw ng kanilang pagpunta. Sapagkat hindi lang naman po nasusukat sa araw, kung hindi ang mahalaga, tayo'y nagpupugay, nagpapakita, at tumatawag sa Kanya. Kaya nga, sabi ko nga, baka balang araw, tawagin naman natin tong misa ng mga peregrino. Kung ang Biyernes ay para sa mga deboto, ito naman po yung lalo na yung mga galing pa sa mga malalayo. Pag bumababa ko pagkatapos ng misa, nagsasabi galing Tarlac, Batangas, Rizal, Pangasinan, at iba pang mga malalayong lugar. At gaya nga ng sabi ko, tayong lahat ay narito sapagkat tinawag niya tayo. Nagdesisyon kayong pumunta, pero ang desisyon na yan ay ipinagkaloob din niya sa atin. Kaya napakahalaga na sa ating buhay, matuklasan natin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ni Jesus Nazareno. Bukas po ay kapistahan ng kanyang pag-akyat sa langit. Kaya napansin ninyo nitong mga nakalipas na araw, ang mga pagbasa ay pamamaalam, paghahabilin, dahil babalik na siya sa Ama. Kaya nga, para maibsan ang kalungkutan, ang pangamba ng mga alagad, anong sabi ni Jesus sa Sareno? Oo, aalis ako, pero anuman ang hilingin niyo sa Ama, kahit wala na ako, kung ito'y hihilingin nyo sa pangalan ko, sa pamamagitan ko, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng Ama. Ano man ang hilingin ninyo sa Ama, sa pamamagitan ko, sa pangalan ko, ito'y ipagkakaloob niya sa inyo. Ngunit mga kapatid, ano bang ibig sabihin nun? Kaya nga't napansin nyo po, lalo na sa misa, kapag tinatapos natin ang dasal, sinasabi ng pari, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sapagat ang dasal natin ay hinihiling natin sa pamamagitan ni Jesucristo. Pero mga kapatid, huwag tayong magkamali. Hindi ito parang formula lang o parang orasyon. Diba minsan, iba sa inyo nagpunta sa Quiapo, maghahanap ng orasyon dyan sa labas. At baka aluking kayo, sabihin niyo, ito yung mabisang dasal. Pag ito ang dinasal mo, minsan nga, mga salitang Latin pa na hindi nyo naiintindihan. Tayo naman minsan humahanga, parang magic kasi ang tunog, no? No? Pag ang tunog ay banyaga, no? Pag sinabing secula seculorum, no? Christum Dominum Nostrum, tayo naman baka ay baka ito na. Baka pag ito yung dinasal natin ng limang ulit, ibibigay na ng Nazareno. Hindi po ganoon ang dasal. Hindi po 'yun ang ibig sabihin ni Jesus na pag sinabi niyang sa pangalan ko, pag ganito ang dasal ninyo, tiyak yun. Hindi po ito paghahanap lang ng tamang salita. Hindi po ito parang recipe o formula o magic na pag sinabi mong abracadabra, mangyayari yung sinabi mo. Hindi po ganun ang dasal. Kaya nga hindi tayo paramihan ng dasal. Hindi yan madadala sa paulit-ulit lang dasal. Ano ibig sabihin na pag sinabi nating magdasal tayo sa ngalan ni Jesus? Opo, sa bibig natin, sinasabi natin, in Jesus' name, through Christ our Lord, sa pamamagitan ni Kristo. Pero ang ibig sabihin din nun, yung dasal natin, yung buhay natin, ay katulad
ni Kristo. Pag hindi po ako nakakadalo, napapansin niyo po yung mga assistant na mga pari dito. Pag nagpapasalamat sila sa mga bisita, sasabihin ni Father Jonathan, ni Father Robert, ni Father Jess, sa ngalan ni Father June, kami nagpapasalamat. Ang ibig sabihin po nun, di po ba, yung ginagawa mo, yun din yung gagawin nung sinasabi mo. Kaya kahit wala ako, pag sinabi sa ngalan ni Father June, yung pagpapasalamat na sinasabi ni Father Jonathan, ni Father Robert, ni Father Jess, ay pasasalamat ko din. Kaya pag sinabi natin sa ngalan ni Jesucristo, ibig sabihin nun, yung sinasabi natin, yung dinadasal natin, yung gusto natin, yun din ang sinasabi at ginugusto ni Jesus Nazareno. Kaya magandang tanong, yung dinadasal ba natin, yung hinahangad natin, yan din bang hahangarin ng Diyos? Kung magdadasal ka rito, sana malugi yung kaaway ko. Sana, Panginoon, malasin yung nanaksil sa akin, nagtaksil sa akin. Sana, Lord, magantihan yung hindi nagbabayad ng utang sa akin. Tingin niyo ba gusto yan ng Nazareno? Yung ikapapahamak ng ating kapwa? Sana, Lord, akong mapili kaysa yung iba. At alam mo naman, mas karapat dapat siya. Kaya nga't mga kapatid, ang pagdarasal at pagtawag, nangangahulugan din po na yung isip, yung puso ni Jesus Nazareno ay sumaatin din. Kaya ang isang napakagandang tanong bago tayo magdasal, yung gusto ba ni Jesus, gusto mo din? Yung ayaw ba ni Jesus, ayaw mo din? Ayaw ni Jesus ng kasinungalingan, ayaw ni Jesus ng karahasan, ayaw ni Jesus ng chismisan at intrigahan, ayaw ni Jesus ang pandaraya, ayaw din po ba natin nun? Gusto ni Jesus ang magpatawad, gusto ni Jesus ang makipagkapwa-tao, gusto ni Jesus ang katotohanan. Gusto ni Jesus ang kawang gawa. Yun din po ba ang gusto natin? Sapagkat pag dumating ang punto na ang gusto niya ay ginusto din natin, yun ang ibig sabihin na tayo'y nananalangin sa ngalan ni Jesus, sa pamamagitan ni Jesus. Kaya, huwag din agad tayong sasamaan lo. Bakit ganon? Nakasyam na biyernes na ako. Yung inihiling ko, hindi ibinigay. Kala ko ba, sabi, pag hiniling ito sa ngalan ni Jesus, ibibigay din ito. Baka kailangan nating magtanong, ito po ba rin ang gusto ninyo? Ito rin po ba ang kalooban ninyo, Panginoon? Baka bandang huli, magpasalamat pa tayo. Lord, buti hindi ito binigay nyo ngayong hinihingi ko. Kasi bandang huli, baka mapagtanto natin, hindi pala yun ang nararapat para sa atin. Kaya nga't sa susunod pang linggo, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng Espiritu Santo. Nakita nyo po yung kalapati sa taas ng tabernakulo, sa gisag ng Espiritu Santo, kasi ang tutulong naman sa atin, malaman. Kasi mapapatanong kayo, ano ba talaga, Lord, ang gusto mo? Ano po ba talaga yung ayaw ninyo? Minsan, nakakalito yun kasi marami tayong naririnig. Maraming sumusulsol, maraming tukso, maraming distraksyon. Kaya nga't, nang umalis si Jesus Nazareno, ipinadala naman niyang Espiritu Santo para tulungan tayo malaman ang kanyang kalooban.
Kaya bago tayo magdasal kay Jesus sa Sareno, tumawag din tayo sa Espiritu Santo para maliwanagan tayo, para ituro sa atin ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Opo, mga kapatid, anuman ang hilingin natin sa pamamagitan ni Jesus sa Sareno, sapagkat ito'y kalooban ng Diyos, ito ang pinakamabuti para sa atin, ipagkakaloob niya. Pero gaya nga ng sinasabi ko, minsan tayo ang hindi nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Tayo ang hindi nakakaalam kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, hilingin natin sa mahal na pong Jesus sa Sareno, isugo ang Espiritu Santo at nawa maging bukas ang puso at isipan natin. Hindi para igiit ang gusto natin. Hindi para igiit lang ang dinadasal natin. Sa halip, maging bukas tayo upang matuklasan natin at mahiling din natin ang gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Mahal na pong Jesus sa Sareno, tanggapin niyo pong aming mga dasal. Mahal na pong Jesus sa Sareno, tulungan niyo kaming matuklasan ang kalooban ng Ama. Mahal na pong Jesus sa Sareno, isugo niyo po ang Espiritu Santo para maliwanagan kami sa buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, inaanyayahan tayo ni Jesus na ilapit ang ating mga kahilingan sa Ama sa pamamagitan niya at tinitiyak niya ang ating madaramang kagalakan bilang tugon sa ating mga panalangin. Ang ating tugon, Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang pangangaral at patnubay, naway umakay sa atin sa kaluwalhatian ng ating tahanan sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan, naway pagkalooban ng biyayang makapaglingkod ng may katapatan at dangal. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga taong naghihirap at may mabibigat na pasanin sa buhay, naway makatanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na ay maihatid nawa sa kagalakan at kaluwalhatian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Hilingin natin sa Panginoon na ipagkaloob ang biyaya ng ulan na siyang matinding pangangailangan ng ating bansa upang ang pinsala sa mga pananim at kabuhayan at ang napipintong krisis sa tubig at kuryente ay maiwasan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong lubos ang aming kagalakan. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan.
Ama, sa tuwing ay dinidinig mo kami at ipinagkakaloob ang lahat ng aming hinihiling sa pamamagitan ng mga kagalingan ng iyong anak, manatili nawa sa amin ng iyong Espiritu upang ituro sa amin kung ano ang nararapat naming hilingin sa Diyos at ibuhos ang iyong biyaya sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo sana'y kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Taas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasama ang ating Panginoong Heso Kristo, tumawag tayo sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung dasal kami ng dasal pero walang pag-ibig, walang katotohanan, walang kapayapaan sa aming puso. Patawad po, Panginoon, kung dasal kami ng dasal pero hindi namin sinusunod ang iyong kalooban. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus sa sarenong ating Panginoon, ang siyang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang liwanag mo ang sundak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagliling, kumisla, kumindak ang mga nalika ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin. Malaya't matindi, hindi nagmamali. Dinilin sa tuwa ang buong nilikha, pinuno ng aliw ang aba at ang dukha ng pagmamahal. Binigay mong sad matupad sa gawa ang iyong salita. Ang liwanag mo ang sumindak sa dilim, buong kalangitan nagsaya't nagliging, kumislak, umindak ang mga bituin. Nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin. Malaya't matindi, hindi nagmamaliw. Ah,
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Yung may mga birthday po ngayon, anniversary, happy birthday, happy anniversary. Yung mga nagpunta po rito para magpasalamat. Pagkalooban kayo lalo ng pagpapala ng Panginoon at nawa ang lahat ng ating mga sakripisyo at dasal sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, kung ito'y kalooban ng Diyos, kung ito ang mas makabubuti sa atin, ay igawad niya sa atin. At salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, para po sa pagpapatuloy na paggawa, paglinis at pag-ayos ng simbahan. Salamat po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating simbahan po sa Quiapo ang unang tumutugon kapag may nasusunugan at ibinabahagi din po natin sa mga iba't ibang parokya, iba't ibang mga kumbento ang inyong dinadala dito para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang nagdarasal sa pamamagitan ni Jesus Nazareno ay ginugusto din ang kanyang kalooban. Sapagkat ang kalooban ng Diyos ang pinakamabuti para sa ating lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang
krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.